Ano nga ba ang kontraktualisasyon? Ito ba ay legal? Ano ang pagkakaiba o pagkakatulad nito sa endo? Sa ilalim ng batas, pinapayagan ang kontraktualisasyon. Ito ay ang pakikipagkontrata ng isang kumpanya sa isang lehitimong kontraktor upang kuhanin ang serbisyo ng mga empleyado nito para sa partikular na trabaho na may itinakdang panahon. Hindi lahat ng uri ng kontraktualisasyon ay katumbas ng endo. Sa ilalim ng endo o end of contract, ang mga empleyado ay pinapapirma ng kontrata na kadalasan ay umaabot lamang ng 5 buwan upang maiwasan ng regularization at pagbibigay ng iba pang benepisyo. May mga kontraktor naman na pagkatapos ng service contract sa isang kumpanya o principal ay tinatapos na rin ang employment relationship nito sa kanyang mga empleyado. Ang mga ito ay hindi pinapayagan ng batas. Paano malalaman kung hindi lehitimo ang isang kontraktor o tinatawag na labor-only kontraktor? Ang isang hindi lehitimong kontraktor ay hindi rehistrado sa DOLE sa ilalim ng Department Folder 18-A. Walang sapat na kapital or investment sa pamamagitan ng mga kagamitan ng makinarya at opisina. Ang mga empleyadong isinusupply sa kakontratang kumpanya ay gumagawa ng mga trabahong direktang kaugnay ng negosyo ng kumpanya at walang kapangyarihang isupervisa o ikontrol ang trabaho ng kanyang mga empleyado, bagkos ito ay nasa may-ari o mga tagapamahala ng kumpanyang kakontrata ng isang kontraktor. Alinman sa mga ito ay pinagbabawal sa ilalim ng Labor Code at mahigpit na yung binabantayan ng DOLE upang wakasan ang mga pang-aabuso ng mga kontraktor o establishmento na hindi sumusunod sa batas. Para sa iba pang kaalaman o katanungan, o kung mayroon po kayong reklamo, maaari po kayong tumawag sa 043-288-2080 or 288-2078 or sa DOLE Mimaropa Hotline 0906-375-8792. Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikadalawampu sa buwan na Oktubre, taong 2016. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng mga balita, operasyon sa Calapan Port, balik normal na. Presyo ng gulay at isda sa pamilihan, tumaas. At mahigit 100 grade 9 students lumahok sa 4th Environmental Youth Action Camp. Sa detalye ng ating mga balita, dala ng magkasunod na bagyo at pagka-stranded ng mga truck sa Pantalan ay tumaas naman ang mga bilihin sa palengke, partikular na sa isda at gulay. Kaya naman ang mga mamimili di maiwasang magreklamo at umangal sa presyo ng mga bilihin. Anila marami sa mga mangingisda ang hindi makapagbigay sa kanila ng supply ng isda o ang iba naman ay dumoble halos ang presyo ng bigay sa kanila. Kaya naman wala silang magagawa kundi magtaas ng presyo tulad na lang ng isdang maya-maya na dating 180 pesos per kilo na ngayon ay 200 pesos na. Samantala ang bangus, suwahe, supo at ibang mga isda ay ganoon pa rin ang presyo. Ngayon, tumaas ngayon. Nakakuha ng mahangin eh. May bagyo daw eh. Kung kilo ngayon na ito ay 80, tamban. Maya-maya, 200 to seat, 120. So sir, paano yung nakakapit din sa mga mamimili natin? So sir, maangal sila. Yung isa, ay maangal ng mga customer. Ay man, ang kuha namin. So yun lang bibigay namin para tumubunan mo kami. Hindi, pag umaangal, yung sabihin ko na lang, hihilingan. Hihilingan na lang isda. Sa mga gulay, tumaas ang presyo ng patatas na noon ay 70 pesos per kilo, ngayon ay 150 pesos na. Carrots na 60 to 80 pesos per kilo na naging 130 pesos to 150 pesos na. Kabilang na rin ang bagyo beans, sayote, kamatis at bell pepper na pawang mga inaangkat pa sa banggit. Anila nagsimula ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong pumasok sa bansa ang bagyong Karen na ngayon ay sinunda ni bagyong Lawin. Dagdag pa ng mga maninindah, inaasahan na nila ang mga ganitong sitwasyon tuwing tagulan kaya naman handa na rin sila sa posibilidad na pagtaas ang bilihin at pagbaba ng supply ng produkto.
Hatid mensahe lamang nila sa mga mamimili na sana'y huwag magalit sa kanilang mga maninindiga sapagkat hindi naman nila hawak ang presyo ng mga bilihin. Ika nga nila, ito inaangkat din lamang. Samantala, sa ibang balita, isang 127 grade 9 student mula sa lungsod ng Calapan at 13 bayan ng lalawigan ng Oriental Mindoro ang dumalo sa ika-4 na Oriental Mindoro Environmental Youth Action Camp na nagsimula nitong Lunes at matatapos ng Biyernes, ika-21 ng buwang kasalukuyan. Kasama ng mga mag-aaral ang kanilang advisors, gayon din ang LGU-CRM o Coastal Resource Management Coordinators. Na isakatuparan ng ika-4 na taon ng Environmental Youth Action Camp sa inisyatibo pa rin ng pamahalang lalawigan sa pamamagitan ng Provincial Agriculture Office, Fisheries and Coastal Resource Management Division at sa suporta ng Malampaya Foundation Incorporated, gayon din ng Oriental Mindoro MPA and Law Enforcement Network, DepEd at mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Pago FCRM Division Head Lynn Alcañeses, isa itong information education campaign na kanilang tanggapan na unang inilunsad noong 2012 kung saan hinuhubog ang mga kabataang partisipante na magkaroon ng malasakit sa pangangalaga sa kalikasan at mahikayat silang kumuha ng marine and fisheries related course sapagkat ilan na lamang ang nagkaka-interes dito sa ngayon. Punong-puno ng mga aktibidad ang 5 na camp kung saan iba't ibang lectures hinggil sa coastal resources issues and concerns ang natutunan ng mga partisipante. May basic life support, first aid at environmental law enforcement lectures din. Tampok na gawain naman ang paligsahang indayog sa kalikasan, isang kompetisyon ng talento sa pagitan ng mga bata. Ipinamalas naman ng mga mag-aaral ang kani-kanilang pagnanais na maibahagi sa kani-kanilang eskwelahan at komunidad ang kanilang mga natutunan sa youth camp at maisakatuparan ang bubuing work plan na pawang ang layunin ay makatulong sa pangangalaga sa kalikasan. Sa huli, maliban sa pagbuo at implementasyon ng work plan, inaasahan rin may tatatag ang isang samahan ng mga kabataan na magpapatuloy sa mga advokasyong may kinalaman sa environmental conservation upang hindi mawala sa bawat henerasyon ang isang Mindoreñong may malasakit sa kalikasan. Antabayanan ang iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Banayad at kalmado na ang karagatan ngayong araw, ika-20 ng Oktubre. Wala na rin storm signal ang lalawigan ng Batangas kung kaya't resume na rin ang lahat ng biyahe ng mga barko, maging ro-ro at fast craft vessels sumula sa araw na ito. Okay, as of this moment, we learned from PAGASA that they have lifted the storm signal number 1 in Batangas. So ang implication niyan is the vessel voyages will again back to normal situation. So in the time from now, we expect the roros and the fast crabs to come here, to return here, and then resume the normal operations. Alas 8 ng umaga, wala pa ni isang barko sa pantalan na pawang nakapondo ang lahat sa ligtas na lugar. Ayon kay PPA Terminal Supervisor Eligio Portahada, inilikas ang karamihan sa mga ito sa Puerto Galera upang dito pansamantalang ihimpil. Sa lakas ng hampas ng alon, maging ang mga malalaking barko ay tila dinuduyan sa pantalan.
ang isang fast craft vessel na padpad pa sa baybayin ng San Antonio dahil sa malakas na salpok ng adon kahapon. So after that, mga let's say 3 o'clock, ay nag-shelter na sila sa Puerto Galera yung ating mga vessels. So kaya kahapon, wala na kayo makikita rito. Sa yung isang supercut, ay merong kuan na actually para meron siyang technical problem. Tapos na coupled with the strong waves caused by TS Superstorm Lawin, medyo napadpad doon. Ayan, hindi niya makaya. So napadpad doon sa shoreline ng San Antonio. Pero wala naman mga passenger yun. Actually, she's being repaired doon sa ramp number 4. So hinila naman siya nung isang kapwa niya supercut, yung Muriel. Ayon kay Fortajada, pasado alas 2 ng hapon nang ikansela nila ang mga biyahe sa Pantalan dahil na rin sa storm signal na ibinaba sa Batangas. Tinatayang nasa 40 katao ang na-stranded sa Calapan Port mula sa San Jose at Visayas Province. Ang ilang sasakyan mula sa south ay agad nilang pinabalik habang ang mga rolling cargos naman ay pansamantala na lang pinahimpil sa mga itinalagang parking area sa May Lazareto at 5. Paalaala pa rin ng PPA sa publiko, ang mga buwan na October, November at December ay tinuturing na typhoon months. Kaya naman ugaliin higit lalo ng mga shippers na makinig at umantabay sa mga anunsyo sakali mang makaranas ang lalawigan ng di magandang panahon. Ito ayon kay Fortajada upang maiwasan na ma-stranded at di maperwisyo sakali mang magkansela ng biyahe ang mga barko. So, yung mga shippers natin, yung mga nagluluwas ng mga prutas, gulay o ano man, nandito nakabase sa Mindoro, eh, lagi silang mag-monitor sa ating weather bulletin. So kung mayroong mga ika nga tinatawag na tropical depression, low pressure area, monitor na nila yan. Kasi lalo na pagka papunta rito ng Manila or heading mainland Luzon, so anytime, pag nagka-signal number 1 yan, automatic wala na talagang biyahe. So sa kanila naman, magagawa nila ng paraan yan. Halimbawa, kung sila ay nakagayak na pumitas ng kanilang mga prutas o ng mag-ani ng kanilang mga pananim, eh siguro ipostpone muna nila for 1 or 2 days until mag-normalize ang ating weather condition. Kasi marami tayo na nakikita rito. Saan, inaabot na pagbubulok yung mga kanilang paninda, so wala silang resort, kundi ibente ito maski sa murang halaga. Eh sayang naman. Samantala, kahit walang storm signal sa lalawigan, sa lawak ng bagyong Lawin, ramdam rin ang higit ng mga nakatira sa mga baybay dagat ang lakas nito. Kaya naman ang mga kapatid nating mangingisda, bukod sa ilang paghahanda sa kanilang tahanan, ay inilikas rin ang kani-kanilang bangkang pangisda. Ang mga naging kaganapan, narito ang report. Sa malakas na hanging dala ni bagyong Lawin, malaki ang pangamba at takot ng mga residente malapit sa tabing dagat. Anila, ayaw na nilang maulit noon ang nangyari sa kanilang mga bahay noong bagyong Nona, kaya naman kahit na wala pang itinataas na storm signal sa probinsya, ay agad silang naghanda kung sakaling magkaroon ng di inaasahang pangyayari. Samantala, inilikas na rin ng mga mangingisda ang kani-kanilang bangka na baka maanod ng tubig. Si Arnel Aguirre, 54 na taong gulang, mangingisda sa barangay Lazareto at may 5 anak. Aniya noong bagyong Karen pa sila hindi makapangisda dahil sa lakas ng hangin at alon, kaya naman sa ngayon ay tiis muna sila sa paunti-unting huli kapag medyo kalmado na ang dagat. Ay, kaya alamin talaga, tiis lang talagang wala pang harapin na pa yung alon, wala pang ano sa akin mga anak, wala pang buhay na, nakasira pa, wala lang buhay. Eh paano po pag ganyan mga may bagyo po, tapos tigil po paingisda niya, ano pong mga ginagawa ninyo? Wala sa bahay lang. Tiis. Sa bahay lang, tiis, pagka ako na hindi. Nagawa lang ng paraan, mangungutak, o may papuutak, kung wala naman eh. Kaya bulok na bulok na ako, baka ako'y masisira pa, ito sayang. Eh paano po pag mga isang linggo yan? Edi? Ay di, wala tayo magagawa. Kesa itaya namin ang buhay namin, para lang kumita. Dagdag pa niya, hindi lang hangin at alon ang kanilang problema, sapagkat pinapangamba rin nila na kung magpapatuloy sila sa pangingisda ay baka masira ang kanilang mga bangka. Sa katulad ni Mang Arnel na pangingisda lamang ang tanging kinabubuhay, ay trahedya ang dulot sa kanyang pamilya sa tuwing magkakaroon ng bagyo o kahit paglakas man lang ng ulan at alon sa dagat, sapagkat kinakailangan pa nila maghintay hanggang sa maging kalmado ang panahon. Pati ang kanilang bahay ay nilagyan na nila ng pabigat sa bubong upang hindi madala ng hangin, tulad na lamang ng iba pa niyang kapitbahay na halos pawid ang nagsisilbing bubungan.
tanging hiling ng ni Mang Arnel at mga residente sa Barangay Lasareto na sana ay hindi na tumagal ang bagyo upang sila ay makapaghanap buhay ng muli. Mula dito sa Barangay Lasareto, Rainer Zabal, TVNet Newsline. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. Up to 1 MB, 999 pesos per month. Up to 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power pack cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Planchado na ang Oplan Unda sa Pantalan katuwang ang ilang mga ahensya matapos ang pinal na pagpupulong ng mga ito nakaraang linggo. Ayon kay Eligio Portahada, Terminal Supervisor, sa susunod na linggo ay magsisimula na ang silang magtayo ng mga helpdesk at ilang extension sa inaasahang pagdalisa ng mga pasahero papasok at papalabas ng lalawigan. Kasama ang PPA na magsisiguro ng kaligtasan at kaayusan sa Pantalan ang mga ahensya ng Philippine Coast Guard, PNP, PSD, BFP, Calcedeco, Red Cross at ilan pang volunteer groups. Ayon pa rin kay Portahada, sa kanilang pagtataya base sa mga nakalipas na taon, umaabot sa 10 hanggang 15,000 araw-araw ang bilang ng mga pasahero sa pagpasok ng mga petsang October 26 hanggang November 5. Minsan na rin umabot ito sa bilang na 20,000 sa isang araw na kinailangang magdagdag ng special trips ang mga shipping vessels. Gayunpaman, wala pa namang naitatalang significant incident sa Pantalan dulot ng pagdagsa ng pasahero. Ito aniya ay dahil sa maaga at maayos na paghahanda ng kanilang Task Force Undas. Samantala, hindi napigil ng makulimlim na panahon sa lungsod ang ilan sa paglilinis ng mga nitso ng kanilang mga kaanak bilang paghahanda para sa nalalapit na pagunita sa araw ng mga namayapa ngayong Nobyembre. Sa Catholic Cemetery sa Barangay Lasareto, tuloy-tuloy ang paglilinis ng mga puntod kung saan tulad ng nakagawian, maliban sa pagtatanggal ng mga damo, binabrush rin ang mga ito at kung hindi naman tiles ang palibot ay pinipinturahan ang mga nitso. Anila mas mainam na maaga ng makapaglinis kaysa makipagsabayan sa dagsa ng mga tao ilang araw bago ang auno ng Nobyembre. Samantala, nagsilbi namang hanap buhay para sa ilang kabataan ang paglilinis ng mga puntod. Sa lagang 30 pesos dala ang mga kagamitan sa paglilinis, nagtatanggal sila ng mga damo sa palibot ng mga puntod o musileyo. Kung nais namang magpapintura, 200 piso pataas ang kadilang sinisingil kasama na ang gagamiting pintura. Samantala, kapansin-pansin rin ang pagiging malinis ng mga pangunahing daan ng nasabing sementeryo. Karamihan rin sa mga puntod na nasa tabi ng daan ay pawang malilinis na at inaasahan na ang pagpapatuloy ng paghahanda ng mga ito hanggang sa huling linggo ng buwang kasalukuyan. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik.
kasi kumabit. Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisapatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan ay makikita na naman sa lungsod ng Calapan ang mga katutubong mangyan na bangon mula sa bungabong na natutulog sa lansangan. Anila kaya sila nandito ay dahil sa mayroong libreng medical check-up sa provincial hospital at para na rin makapamasko ng maaga. Ayon kay Romeo Morente, Community Development Officer ng 2nd District, taon-taon na lamang nagawain ng mga mangyang bangon na bumaba sa lungsod. Aniya, hindi naman nila pinagbabawalan ng mga ito na bumaba at makihalubilo sa mga tao. Kaya lang ay bilang mga tagapangalaga sa mga katutubo ay naroon lagi ang pangamba nila na baka may mangyari sa kanilang masama o di kaya sila'y magkasakit sapagkat kung saan saan na lamang sila natutulog. Ayaw din naman nila na sila'y makawaan ng ibang tao o kaya mapagtripan dahil sa hindi nila pangkaraniwang kasuotan. Kung sakaling mayroon mang masamang mangyari sa kanila, ay sila rin naman ang masisisi sapagkat trabaho nila na sila'y alagaan. Dagdag pa, marami ng proyekto ang nagawa at napatupad para sa mga ito, ngunit talagang tradisyon na para sa mga ito ang bumaba mula sa bundok upang makapamasyal at makapamasko. Ayon naman sa mga katutubong mangyang bangon, sila ay uuwi na rin bukas. Ang iba sa mga ito ay may mga bitbit pang sanggol at bata na masayang naglalakad sa kabayanan. Sa kabila ng maulang panahon ay patuloy mga ito sa pamamasyal at pamamasko sa mga tao. Anila, hindi naman sila nagnanakaw o sapiltang nanghihingi. Ang sa kanila lamang ay kung mayroong magbibigay. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube at type lamang ang TVNet Newsline. Samantala sa ating pong Christmas countdown, 66 days na lamang po at Pasko na. At iyan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and group para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestion, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag lamang po sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Rainer Sabal na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi.